So guys, pagpasok nyo sa loob ng Family Mart, makikita nyo itong Pami Port, no? So pag nakita nyo itong Pami Port, ito yung pipindutin nyo unang-una. Lahat yan naka-Chinese, ano yan, nasulat, no? Kaya ginawa ko itong video na to para i-guide kayo. So dapat, bago kayo mag-avail ng Bitcoin sa Family Mart, dapat meron ako yung b2x.com na account, no? Dapat naka-sign in na kayo. So kung wala pa, diyan po sa video ko dito sa YouTube, diyan po sa baba lahat ng link na kailangan nyo. So, wait, proceed tayo, no? Pindutin po natin to. And then, this one, yung may lapis, no? And that, dyan, ipoconfirm yan. Yung tutuloy ba natin. And this one. So, after that, no, input merchant. BTC, no? BTC stands for Bitcoin po. Abbreviation po yan ng, ano, ng Bitcoin. Diningin niya po yung number na pagsisendan niya ng code. So, i-input ko yung number ko dyan para yung B2X dito sa number ko magsisend, no? So, 5201. Ano ba? So, enter, no? After entering yung password, kailangan hingiin niya para siyempre, para secured. Ano ba itong delete? So, yun yung password ko, no? Pagkita na, no? Then, yung input, yung amount. Ibilaw ko ng worth 10,000 NT na Bitcoin. Then, meron charge na 25 NT lang naman. So, 10,000 na NT yung bibiling ko, no? So, yan. Parang confirmation na lang. And then, print. So, yun yung print. So, lalabas yung resibo. Ito yung iaabot nyo sa cashier, no? Na ibabayaran natin. And once na mabayaran nyo na to, iabot nyo na to, once na mabayaran nyo to, magbimessage sa inyo yung b2x.com ng code na i-enter nyo sa account nyo. Papakita ko rin yung sa next video ko. So guys, no, punta muna tayo sa cashier. Okay? Check. Oh, shit.